Okay, magandang araw mga kapatids. No, meron dito isang problema na ang kanyang code error ay PU134, no. So ito yung auto sensor circuit no activity, no. Ayan mga kapatids, ito yung ating susolusyunan ngayong araw na to, no. So bago tayo magpalit ng piyesa, siyempre i-tester muna natin. Ito mga kapatids, no. So gaya na nasabi ko kanina, ang code error nito ay PU134, no. Auto sensor circuit no activity, no. So ang problema nito ay itong dito sa sensor niya nasa tambutyo, no. So yan yung ating alamin ngayon kung alin ba yung problema. So i-check muna natin kung talagang no activity siya, no. Okay, ayan mga budgets, no. So i-check muna natin yung resistant ng sensor, no. Ito yung pin 1 at saka pin 2, no. So ayan, meron naman siyang voltage. So, ipopesto natin yung ating tester dun sa 200 ohms, no? So, meron naman siyang resultant na voltage, no? So, kalasin natin itong sensor at check natin kung madumi ba. So, ito yung sensor, no? Yung auto sensor, eh, okay naman. Malinis naman siya, no? So, ang isusunod natin i-check dito ay yung heater control, no? Yung heater sensor niya, no? So kung bakit ayaw niyang gumana. So okay naman yung kanyang resistant. Meron siyang pumapalo naman siya ng 10.4 volts. So ibig sabihin goods yung kanyang sensor, no. Ang isusunod nating i-check ay yung kanyang heater. So yung heater control. So kapag walang ni-read yung kanyang heater control, eh kailangan natin magpalit ng oxygen sensor o itong auto sensor, no. So ayan mga kabadyads. So ito, i-check natin yung kanyang heater control. So siyempre sa pag-check nito, eh kailangan nating painitin yung pinaka-sensor, no. Para maghintay tayo ng mga ilang minuto. Pagka mainit na yung kanyang sensor, eh i-check natin kung magre-reading siya, no. So kailangan magre-reading 'yan. Ipopesto natin yung ating multitester dito sa voltage, no. Voltage DC, no. So 20 volts. So ayan mga kabadyads, no. Pinapainit ko na yung sensor. Mga ilang minuto lang, pagka uminit ng husto 'yan. Siyempre, maglalabas na ng voltage yan, no. So, kapag hindi talaga nag-read yan, so, ibig sabihin sira ang sensor. So, kailangan natin palitan. So, ayan mga kapatids. Maghintay lang tayo ng mga ilang saglit. So, ayan mga kapatids, no. Meron na siyang nire-read, no. So, pumapalo yan ng... Ihintay natin kung tataas siya ng tataas, no. Kapag hindi talaga tumaas siya at nag-steady lang siya, so ibig sabihin na may problema yung kanyang sensor. So ganito yung pag-check ng ating oxygen sensor bago natin palitan, no. So siyempre step by step muna tayo bago natin palitan ng piyesa, no. So ayan mga objects. So unti-unti nang umiinit yung sensor, nagre-read na rin siya. So ibig sabihin, hintayin natin ng kung hanggang saan yung kanyang read, no. Itong oxygen sensor, ito yung nagkocommand dun sa ating ECU kung gaano karaming gasolina ang ibubuga ng ating injector. Kapag ka sumablay itong oxygen sensor natin, eh magmamalfunction yung ating ECU. So hindi niya maikokomand kung gaano karaming gasolina ang ibubuga ng injector. Doon nangyayari yung pagpalya o masyadong mahina, minsan mahina ang bigay ng gasolina ng injector o minsan naman malakas. So ayan mga kapatids. So ayan mga kapatids, no, tumataas na yung kanyang reading, no. Tapos bumabalik agad siya. Nawawala, bumabalik. So ibig sabihin active yung kanyang heater control, no. So walang problema sa kanyang heater control. Ibig sabihin walang problema dito sa oxygen sensor, no. So ayan mga budgets.
So ngayon ang i-check natin ay dun sa unit yung kanyang electrical, no. So electrical wirings. So ayan, tumataas yung reading niya. Ibig sabihin umiinit na siya nang umiinit. So ibig sabihin nagpa-function pa itong sensor na to. So wala pang problema. Okay, babalik na uli natin itong pinaka-sensor. At i-check natin ay yung electrical niya, no. So yung among possible nito ay siyempre wirings. Dahil walang problema dito sa ating oxygen sensor. So ang i-check natin ay yung kanyang wirings, no. So dahil wala namang problema dito, ay yun ang ating i-check. So ito yung yung apat na wire, no. So yung dalawang puti, yung dalawang puting wire, yun yung sa sensor signal. Tapos yung brown at black, yun yung para dun sa heater control, no. So ayan mga budets, wala namang problema. Check lang uli natin yung kanyang sensor signal. So ayan mga budets. Ayan, mataas yung kanyang reading ng sensor signal at 12.1 volts. So ibig sabihin walang problema dun sa sensor niya, no. Ayan, nagre-read siya ng 12.1 volts, no. So yan yung resistance niya. Naka-position yung ating multitester sa 200 ohms, no. So ngayon, ang i-check natin itong mga wire na to. Babaybayin natin to kung saan nagka-problema, no. So dito muna natin i-check sa parte dito. Yung pinakadugtungan niya dito. So apat na wire lang to mga kabudgets, no. I-check natin yung continuity ng wire. So ayan mga kabudgets, pakinggan nyo yung continuity niya. Bagong magka-cleaning, bago nyo. Okay, ayan mga budgets, no. Na-check natin yung apat na wire na, yung continuity ng apat na wire. So, wala naman problema, gumagana naman lahat, no. So, ibinalik ko na uli yung kanyang sensor. Tapos, i-delete natin yung kanyang code, no. So, ayan mga budgets. So, ayan mga budgets, na-delete ko na yung kanyang error code. So, ang napansin ko lang kanina dito, nung hindi ko pa... nung hunyugot ko yung kanyang wire dun sa body, inapansin ko na medyo maluwag yung socket, no. So yun yung siguro yun yung naging problema niya.
So, na-testing naman natin, wala naman siyang naging problema, no? Pagkatay natin yung mga kinatapos natin, no? So, yun yung pagkatesting kung may problema ba yung sensor. Dahil nung na-test naman natin yung sensor, okay naman, no? Pero lang yung pagkatest ng sensor. Para bago natin pagkatay ng mga parts, kailangan natin matestin. So, kapag ito bumalik yung sakit niya o yung problema, kaya possible na tinitingnan dito yung ECU at yung pinaka-connector, yung pinaka-sinasaksan ng wiring. So, yun mga kapatid. Possible na nagiging dahilan. So, ayan mga kapatid. So, i-test kami natin. Okay, ayan. So, iikutuloy natin ang sa pangikot para matest natin ng ayos ng mga kapatid. So, yun yung pag-testing kapag ka yung lumabas sa code ninyo BO134 detail control circuit no activity. So, kailangan natin matest ng matest yan. Kasi lumalabas at lumalabas yan. Ayan mga kapatid. Kasi yung naging initial ito yung kanyang kumupugak tapos hindi yung mawawala ang attack, so yun ang naging problema.
kapag dating natin sa bahay, eh, ating itadayag yung sulit kung bumalik yung kanya. Talimita kasi ng mga ganitong kote, hindi lumalabas yung MIA. Hindi lumalabas yung MIA dito. Right. Kaya, salamat, test na ano, test natin naman test. Tapos pasagin natin sa asyo, eh, itadayag yung sulit natin. So ngayon, walang problema siya, no? Maaaring yung kanyang connector lang ang nagkaroon ng problema. So, video, pag lang yung hindi lang maganda yung pagkakasaksak ng connector sa body, nagkaturo ko sa inyo magkaya. Para ulit din sa atin lahat, no? Yung mga ganito problema. Siyempre, bago tayo magpalit ng parts, eh, kailangan natin ang matesting muna. Hindi yung palit tayo ng palit ng piyasa. So, ayan, okay. So, tapos yung pili na rin natin sa mayari. Okay mga budgets na nandito na tayo sa shop. So ang gagawin natin eh itadiagnose ulit natin tong unit para ma-check natin kung bumalik ba yung kanyang MIL o yung kanyang code na. So kapag bumalik yung kanyang code ay possible yan, i-check na natin yung pinaka-easy kaya yung kanyang wiring. Ayun ang bumatas. Hindi na po. Okay na po. Bakit na kayo pang diagnose? So okay mga budgets lang. Yung matesting natin eh okay naman no? Wala naging problema. So ang gagawin na lang natin itadiagnose ulit natin. Ang nakita ko lang kanina yung naging problema niya eh dito sa part na to. No? Itong part na ito. Ayan. Medyo maluwag lang yung kanyang socket. Kaya nagkakaroon siya ng MIL o hindi gumagana itong sensor na ito. So, lumalabas dun sa ating OBD na no activity, no? So, unahin nyo munang e-test to bago tayo pumunta dun sa major o bago tayo magpalit ng parts. No? So, na-diagnose muna ulit natin. Awa na. So okay ayan mga kabadjudge no. Wala na siyang code error na lumalabas no. So zero code na siya, no codes in stored module. So wala nang problema no. Ang gagawin na lang natin dito ano lang natin si customer kung babalik pa ba yung ganong sintomas no. So ganun lang ang gagawin natin bago natin palitan ng parts. Siyempre, itetest muna natin. Kasi ang mga possible nun, kapag kasira ito, medyo mahal ito, 4.9. No? So, wala namang problema dito. Kaya, tinest muna natin. Ito lang ang pinaka naging problema nyo. So, ito yung sakit. So, dito nagka-problema, maluwag. Malamang sa malamang na inugot ito, hindi na isuksok ng maayos. No? So, ayan mga objects. No? Mapapansin ko, pininturahan. Siguro hinugot to, hindi na palagi ng maayos. So, ayan mga objects. Check natin yung ECU niya kung meron pang code. Ayan, no codes in store. So, ayan mga objects. Okay na. Papadrive test na lang uli natin kay customer po. Babalik pa ba? Di saka natin saka tayo mag-decision na magpalit ng parts o i-check natin dito sa computer niya. So dito sa ECU dahil dun minsan nagkaka-problema sa ECU yung pinaka-wirings talaga. So ayan. Papanda rin uli natin. Tapos papabalikin na lang natin si customer kung sakaling ganun ulit yung nangyari. Tsaka doon tayo magdidesisyon na magbalit ng parts na. So ayan. Okay kuya, ba i-drive test mo na lang muna. Tapos pagka umulit ulit yun,
kayo. May papalitan tayo. Hindi, uuwi ko na muna. Oo. Oh. Papalik na lang ako. Pero sa palagay ko, wala naman. Doon lang nagka-problema doon sa pinaka-ano niya. Yung sakit doon sa body. Parang lumuwag. Yun yung problema niya. Kaya nagkaroon ng no activity yung sensor. Ito yun eh. Ito yung kuya. Kasi pagka ito sumablay, ay talagang makakaranas ka ng pamamalya. Kasi ito yung ano, yung sensor ng nagtuturo sa ECU kung gaano karaming gasolina ang ibubuga ng injector. Ay, kung ito yung bilisan na pagkita nagpapalitan natin. Hindi, na-tester ko naman, okay. Ang possible yung nagiging problema niyan dito sa part dito. Kasi walang problema na dito, na-test ko naman. Active naman siya. Pagka umulit, dito tayo bibrace. Dito ko ulit i-check yan. Ay, kung papalitan na lumaman, medyo mahal po eh. Kasi pagka wirings ko ang naging problema, 13.7. Kapag ka yung computer, yung ECU, 6.9, mahalin lang po sa dalawa. Pero siyempre, i-check muna natin bago natin pagkakas. Ayan, nakita ko lang naman kanina dito. Yan, dyan sa bumper niya. Medyo maluwag. Hindi napataktak ng ayos. At ito, napakahalaga nitong sensor na to. Ito, oxygen sensor to eh. Ito yung umaamoy ng kanyang init ng makina. Para ituro dun sa ECU kung gaano kalakas na gasolina ang ibibigay ng injector. Kaya yun, siguro yung naririg niya, no activity. Hindi siya nagbabato ng maganda dun sa ECU. Kaya tinestin nyo na ayos naman.